Ang pamagat ng kanyang talumpati ay, anong ibig mo sabihin? Kaya mga kaibigan, ating bigyang pugay, pasalubungan ng masigabong palakpakan si Toastmaster John Paul Panlong. Anong ibig mong sabihin? Natatandaan ko pa, parang kahapon lang, may paligsahan ng volleyball. At ang grupo namin ay natatalo na. At ito na yung aming huling laro. Nagsisimula na magsiinitan ang mga ulo ng mga kasamaan ko, lalong-lalo na si Julio. Si Julio ay kilala rin sa pangalan na Ginoong Manalo. Tatamaan niya ang bola basta makapuntos. Kahit sa sitwasyon na yon, mas maganda kung ipasa niya muna ang bola bago tamaan ito. Nagkataon na si Clara na kamyembro namin ay kailangan ipasa ang bola kay Julio para makapuntos kami. Ngunit napalakas ang talbog ng bola at ang bola ay napapunta sa labas ng kampo. Si Julio ay nagalit at sinabihan si Clara ng, "Hindi ka talaga marunong! Wala kang silbi, Clara!" Ako'y nagulat at sinabi ko, "Julio, ayus-ayusin mo ang pananalita mo kay Clara. Dapat tandahan at mahinahon." Anong pa kailan mo, Juan Paolo? Pag nagkamali ang isang tao, kailangan sabihin sa mukha niya ng diretsuhan na siya'y nagkamali. Hindi ako katulad mo na diplomatikong duwag. Gah! Ako'y nagalit. At sinagot ko siya ng, "Julio, kailangan mo maintindihan na mga tao ay may emosyon. At nakakasakit ang mga sinasabi mo. Ikaw ang wala silbi sa ating grupo." Nagsimula kami mag-insultuhan, magtulakan, hanggang inawat kami ng aming mga kasamaan habang sinasabi, "Hindi lang kayo nagkaintindihan." Natutunan ko noong araw na yon na hindi lahat ng tao ay pare-pareho makipag-usap. Nung ginagawa ko itong talumpating ito para sa Linggo ng Wika, natutunan ko na may apat na estilo ng mga komunikasyon. Mapanuri, diretsyo, matulungin, at napaka-inisyatibo. Pagkakuha ng pagsusuri, natutunan ko ang akin estilo at ito ay ang estilong mapanuri. Ang mga mapanuri ay ganito. Sila'y tumpak, mahilig sa perpekto at loikal. Sila'y maayos at diplomatiko. At ang kanilang komunikasyon ay may sistema na nagpapatungo sa pagtapos ng isang gawain. At nagbibigay lang sila ng opinion pag may nagtanong. Pagkakuha ng pagsusuri, natutunan ko rin ang akin kainaan. At ito yung estilo ni Julio na hindi ko maintindihan dati. Ito yung stilong diretsyo. Ang mga diretsyo ay ganito. Sila ay disidido, makompetensya, at independente. Gusto nila itong pakiramdam na ito na hindi sila dumidepende kahit kanino. At sila ay mas tutok sa pagtapos ng isang gawain at hindi sa relasyon nila sa mga kagrupo. Nakita at narinig niyo ang aking paglakbay patungo sa mga kaalaman ng mga estilo ng komunikasyon. Ngunit, itong paglakbay na ito ay hindi lang para sa akin, ito ay para rin sa inyo. Bakit? Kasi sa tingin ko, kaya magkaaway ang mga tao, mga miyembro ng isang pamilya at mga bansa sa bawat isa ay dahil hindi sila magkaintindihan. Pero kahit ganito ang ating sitwasyon, naniniwala pa rin ako na pwede pa tayong magbago. Pero itong pagbabagong ito ay magsisimula sa bawat isa sa atin na nandito sa lugar na to. Kaya sa susunod at may kausap ka, at hindi kayo magkaintindihan, kaysa mag-away at magtampuhan, hinahamon ko kayo sa sandaling iyon na isipin ito. Pakiulit ang akin mga sasabihin ng dandahan at malakas. Handa na kayo? Handa na kayo. Nakikinig kayo? Opo. Okay. Maigi. Hindi kita maintindihan. Hindi kita maintindihan. Pakilakas pa. Pakilakas pa. Pakilakas ang pag-ulit ng seta. Hindi kita maintindihan. Yeah. Pero,
Pero hindi ibig sabihin, mali ka. Kailangan ko lang maintindihan kung anong gusto mong sabihin. Maraming salamat po at dito na ho nagtatapos ang aking talumpati. Mabuhay po tayong lahat.